Hello people! Ito naman yung ganap ko today. Kagabi pa lang, alam ko na na ipapaluto niya to dahil nagtanong siya sa akin kung mayroon pa kaming stock sa freezer na waraga inab appetizer. Ito yung request ni Basma. Nagre-request yung bata pero hindi siya masyadong kumakain talaga. So umaga pa lang ay inasikaso ko na tong isa lang. Kasi nga, 3 hours tong lulutuin or 2 and a half hours sa pinakamahinang apoy. Hindi naman to pwedeng iluto to ng malakas yung apoy dahil magbubukahan yan lahat. Una kong nilagay dyan sa pot ay kamatis at sibuyas na hiniwang pabilog. Tapos inarrange ko na or sinalansan ko ng mabuti yung waraga inab na binalot. Sa sauce naman, 1/2 cup ng lemon, 3/4 cup olive oil, 1 cup ng water, 3/4 cup din ng molasses. Then ibuhos na yan sa pot tapos lutuin natin yan ng mahinang apoy. At ang sabi din ni Amo sa message ay na-miss daw ako ni Basma kaya kinabukasan ay dadalaw daw ako sa ospital. Ako daw yung magbantay. So, naisip kong gagawa ako ng lemon cake since favorite niya to. In a bowl, 2 cups ng sugar at 4 teaspoon ng lemon zest. Yung yellow niya lang talaga, yung gadgaris. Hinalo ko munang mabuti yung lemon zest at yung sugar para ma-infuse yung flavor ng ating lemon zest. Saka natin nilagay yung room temperature na 1 cup butter. After ng butter, minix ko mabuti until mag-pale yung color niya. Saka ako nag-add ng 4 tablespoon ng oil at 4 large eggs, 4 tablespoon ng lemon juice, 3 cups ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder, at 1 teaspoon ng salt. I-mix lang yun mabuti until mamix na lahat ng mga ingredients pero dapat hindi ma-overmix. Habang ginagawa ko yan ay naka-preheat na yung oven ng 325 Fahrenheit or 160 degrees Celsius. Gumamit ako dyan ng loaf pan. Pagka ito yung gagamitin nyo ay merong sobra na butter mixture kaya gagawin nyo na lang yung cupcake. Inake ko yan ng 325 Fahrenheit or 160 degrees Celsius ng 1 hour and 10 minutes. Tapos yung mga cupcake na naman, mga 15 minutes lang yan dahil mini cupcake yung ginamit ko. Since si Basma ay gusto niya yung mga mini, so yung mini cupcake yung ginamit ko. Kaso yung cake liner namin ng mga mini ay hindi na kompleto kaya gumamit ako ng parchment paper na dyan. Naluto na yung waraga inab ng alauna ng hapon at alis ako ng alauna imidya. Masyado pang mainit yun kaya yung kinuha ko ay para lang yung kay Basma. Dito naman habang nagbe-bake at naghihintay pa ako sa cake, gawa tayo ng lemon glaze. So 1 cup ng sugar powder tapos naglagay ako ng 3 tablespoon ng lemon juice. Minix ko lang yan mabuti tapos pwede na natin yan i-dress mamaya pagka naluto na yung ating cake. At kanina, meron na lang akong 20 minutes para umalis at hindi pa naluto yung cake kaya tumakbo muna ako sa taas para magbihis. Nung bumaba ako ay okay na yung ating cake, saka ako naman drinisil yan ng ating lemon glaze. So, nakita nyo yung bitak sa gitna, yun yung dahilan kung bakit ko hiniwa kanina bago ko sinalang, hiniwa ko ng knife na merong oil. Gusto ko kasi yung may bitak-bitak sa gitna yung atake niya para maganda tingnan, para parang nakakaingan nyo tingnan. Tapos saka ko na yan siya ni drinisil sa ating lemon glaze na ginawa. Talagang hinintay ko yan dahil magdala ako ng 2 slice. Isa sa akin at isa kay Basma in case na ayaw niya yung mini cupcake. Pero sure naman ako na yun yung gusto niya. At nung pag-uwi ko nga ay hinanap ko agad tong cake, aba ang sabi ni Belle ay 4 na slice lang daw yung natira nilantakan daw ng mga amo. Napaka-refreshing yung atake ng cake na to. Super yummy. So ito na nga, nandito na ako sa car for the orahan at sukle-sukle na lang sa kamay dahil wala na ngang oras. So kaya ako alauna imidya umalis, dapat ay alas dos imidya ako aalis ng bahay. Nung kinagabihan na nag-message yung amo ko. Tapos, nung tanghali na habang nagluluto ako or nagbe-bake, ay nabago nga yung isip. Kasi meron pa ako nga ihahatid pala or idadaan ko sa mall yung aming alaga. Hindi idadaan, talagang isasadya dahil malayo yung mall na papartihan ng kanyang kaklase. Meron siyang invited siya sa kanyang classmate na birthday party. Kaya hinatid ko muna yan sa Sahara Mall. Tapos umakyat pa ako doon at hinatid ko pa talaga yan sa venue at tinintay ko makita siya ng nanay ng kaklase niya. Saka ko siya iniwan. After kong hinatid yung alaga na yan ay diretso na ako sa ospital. Gutom na gutom pa naman ako dahil nag-fasting nga ako at ang sabi ko sa bahay, hindi muna ako kakain dito dahil lagi na lang talaga ay pagpapunta ko sa ospital ay meron na silang nakahandang food. Meron ng, nag-order na sila ng lunch para sa akin kaya mostly madubli talaga yung aking lunch. Kaya kako ay hindi ako kakain ng lunch sa bahay para hindi siya magdubli. Hindi na kasi talaga ako nag-almusal dahil nagbabawas tayo ng mga timbang-timbang ng konti. Nagtatry ako ng fasting ng 6
16 hours kaya hindi ako nag-almusal. Tapos, pagdating ko pala sa ospital, agoy, wala pala akong pagkain at nakalimutan nila akong orderin. Siguro naisip nila na na-stress na nung dumating ako kaya siguro naisip nila na tapos na akong mag-lunch. Dala ko yung food ni Basma. Ito yung dala ko, guys. Very good. Oh, punta tayo mang to. For the privacy, hindi ko pwedeng ma-vlog yung kwarto ng bata at hindi ko mapakita yung alaga ko. Kaya hanggang dito lang muna tayo sa elevator. For cancer patient tong ospital na to, kaya pagpasok ko pa lang dito sa ospital na to, ay kailangan ka talagang magsuot ng mask. Bawal pumasok dito yung may iba't ibang sakit na mga dumadalaw or mga watchers. Bawal yung may mga sakit. Uy, ano tayo? Ang oras dito ay 6:05. Uy na tayo, guys. Dito na yung nanay ni Basma. So, ito yung lobby nila. So, yung street na yan ay sa labas, palabas na yan. Kain tayo, guys. Andito na ako sa bahay, no? Tapos, sobrang gutom ko. Marami akong gutom. Ito pa lang yung pagkain ko mula kaninang umaga. Charot. Kasi nga, usually na pupunta ako doon sa ospital, nag-order na sila ng food sa akin. Ngayon, nung dumating ako doon, alas 3 na kasi. So, feeling nila natapos na akong kumain dito. Hindi nila ako inorderan. So, walang pagkain doon. Tapos, yung cake na dala ko, dalawang slice yun. So, yung isa yung kinain ko. Tapos, ibang waragay na. Yun na yung kain ko, pero as in gutom, diba talaga yung pang-lunch? Nag-fasting pa naman ako, wala akong breakfast. Akala ko talaga, hindi ako kumain dito para ano ba? Ayokong madubli yung pagkain. Diyos ko, pagdating ko doon, wala pa lang pagkain. Tapos, nag-order pala sila kanina ng mamanura. Yung mamanura may kebab. May kebab, may chicken barbecue, may mga ganito. Tapos may shawarma. So, tamang-tama kain tayo, guys. Meron din tayong salad. Meron pa tayong leftover na salad. Sausaw natin sa puyo na may lemon. Si Belle ay mag-ganito din siya yung pagkain. Tapos magsabaw siya na kape. Ganito din yung pagkain niya pero sabawan daw niya ng kape. Kain tayo, guys. Sobrang gutom ko. Sobrang susuwan ka. Deserve ko siguro tumayo. Napakalingin na yan eh. Ito yung pagkain niya, guys. Sinabawa niya lang sa pinto.